Ito po, idol, si Karen Milliare. Nirereklamo po niya, idol, yung agency na isang taon na pong kinancel ang application niya, pero hanggang ngayon po ay hindi pa rin daw po binabalik yan, yung kanyang passport. Ito, Ma'am Karen Milliare, madam. Yes, sir. Okay, yung passport maganda niyo po. Maganda hapon po. Mas maganda po kaysa hapon, madam. Yung passport niyo po ayaw ibalik ng inyong agency. Yes po, kasi kinancel po nila yung application ko nung November po. Tapos ngayon, one year na po, hindi pa po nila nababalik. Bakit po nila kinancel ang application po ninyo? Dahil nga po daw sa tato ko, pero... Tato? Galing na po ako, yes po, sa kamay. Ano bang ina-apply niyong trabaho? DH. Domestic sa, lang po. Saan po? Dito lang sa Pilipinas? Yes, sir. Okay. Nandito na ako sa Pilipinas. 1 year na ako mahigit. Kaya nga po, yung trabaho niyo po bilang DH, kasambahay dito sa Pilipinas, hindi po sa abroad. Ah, sa abroad pala abroad kayo. Abroad po, abroad. Galing okay. Po ako ng Saudi Arabia. Okay. At nung makita na meron kayong tattoo sa kamay, ano bang nakalagay na tattoo sa kamay niyo? Flower lang po. Malaki ba? Maliit lang po. Okay. Bawal ho ba doon sa amo na pagtatabuhan mo na yung may tato? Sabi nila bawal po, pero galing na po ako ng Saudi Arabia. 2 years po ako doon. Ah, okay. So yung amo pagtatabuhan nyo ay sa Saudi rin sana bilang DH? Sa Kuwait po yung inapplyan ko. Sabi nila bawal po. Tapos babawiin ko na lang po sana yung passport ko kasi kinancel po nila. Hmm. Tapos pinapunta po nila ako nung attorney para magkuha na authorization. Okay, hindi. Nagtataka lang ako kayo. Kaya tinatanong yung tato, wala kasi ako nakikita masama. Okay? Na merong tato sa kamay ang isang tao at yun ay maging dahilan na para maban na siya o hindi siya pagtrabahoin. Maliban na lang kung sinabi ng amo, ayoko ng kasambahay ko o DH ko na may tato. Pwera lang yon. Kaya nga po. Eh baka naman discrimination ng itong Asia World Agency, maarte. Kausapin na natin si Miss Jane ng Asia World. Ma'am Jane. Yes, hello sir. Good afternoon po. Ma'am, pakitato lang po sa mga kamay ninyo na yung pong passport kailangan maibalik dahil kapag hindi, kayo po'y makakasuhan. Ay, okay po sir, sir. Pinaprocess naman po namin yun na sir. Okay. Totoo ba ma'am na kaya kinansela po yung kanyang application sapagkat meron siyang tatong flowers sa kamay? Ayaw po siguro ng amo, ano? Yes po, yung employer po, hindi po in-approve, sir. Ah, okay, hindi na-approve. Okay, wala tayong magawa. Kung yung amo mismo, employee mismo ang ayaw, then wala tayong magawa. Ano yon? Option yon, karapatan yon ng employer. So kung ganun pala ma'am, hindi naman niya kasalanan, dahil ni-reject siya, pakibalik na po yung passport. Yes po sir, nakaprocess na po yan sir. Pabalik na po dito sa branch po. Kailan niya po makukuha? Baka ano sir, mga by next week sir. Pinapadala naman na po. Next week. Oh, sige yes, po. So dapat ma'am, bago magpasko, dapat sa mga 22, 23, mga Tuesday, pwede na Wednesday. Okay po sir, pa-follow up ko po yan sir. Ayusin ko po yan sir. Ah, sige madam ha. Okay. Ma'am Karen. Yes, sir. Ayan, next week, nandiyan na po yung passport nyo. Kami po mismo ang sasama sa inyo para pick upin yung passport sa inyong agency. Okay yun? Sa'yo? Okay po. Maraming salamat po, sir. Walang anuman po, madam. Ingat po kayo. Ma'am Jane, ha? Next week, mag-usap ulit tayo para doon sa passport na kukunin na, okay? Okay po, sir. Okay po. Magandang hapon po, Madam Jane. Okay po, sir. At Ma'am Karen. Yes, sir. Magandang hapon din po. Thank you po. Adetali ka dito. Ito yung mga gusto kong, nami-miss ko na itong ganitong klase mga reklamo. Sa totoo lang, yung bang ayaw ibalik yung passport ko, ayaw ibalik yung mga dokumento ko, ayaw ibigay yung mga damit ko, pinalayas ako. Nami-miss ko na itong mga ganitong klase kasi puro kabit, kabit, kabit. Sir, na-check ko lang yan sir na ginagano na kami, nagganong-ganong sa RTIA, nakita ko. Oh. Ngayon, pag pupunta ko dyan sa likod, para nakikita ko puro letter K ang mga mukha nyo. Para may nakalagay K, 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 kabit, kabit. Sino nagbibigay? Si Lloyda? Opo, puro skin po yung naibibigay kabit-kabit sir eh. Oh. Pero buti na lang may passport. Alapit ka rito. Kasi sinabi na nga naman netizen, huwag puro kabit, once a week lang daw. Opo. Oh. Eh ang ano lang kasi sir, yung usually na nagme-message sa RTIA is most of them, kabit ang reklamo. Huwag mo sabihin tayo, lahat na lang puro kabit. Karamihan lang sir talaga majority. And then may mga pwede talaga sir. Problema lang talaga, hindi po natin matawagan yung mga respondents. Eh, hindi naman tayo marami yung mga security guard na araw-araw inapit. Ito sir, labor po ang ating isusunod idol. Pa, pwede pa hulang. Bilisan. Okay, go. Di ba? Kapoy na. Ang kabit-kabit-kabit na yan. Kaya pagpasok ko rito,
pag merong kabit na kwento, nakikita ko sumasayaw na agad si Sherry, sila Odette. Kasi nga sabi ko, autopilot eh. Oh. Di ba? Pag sala mo dyan, oh, tutulog ng piloto sa aeroplano. Sige, magbakbaka na kayo dyan, magkabit. Yun ang gustong-gusto nila. Gusto ko yung mga ganito na meron tayong sosolve. Di ba? O nga dun sa kabit, nasosolve natin, kakasuhan, pagbatiin. Pero mas maganda to, mas malaking, marami na yung kinabang. Lalo pag labor, marami silang mga empleyado na nagawa natin para mabigyan sila yung kanilang sweldo at benepisyo. O marami na kinabang. Especially hindi na, ngayong Pasko Idol, yung 13-month pay. Especially, eh, alam mo naman pala, eh, bakit ka susubo-subo ng kabit sa programa palagi? Mga kapatid, meron na po tayo nga 17.5 million subscribers sa YouTube. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button sa gilid, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Raffy Tulfo in Action YouTube channel. Kung nagtataka po kayo bakit wala po kayong notifications, make sure niyo po yung bell button doon, select niyo po yung all para updated po kayo sa mga videos ng Raffy Tulfo in Action YouTube channel. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin anumang dumating na hamon. Patas na pamamahayag, yan ay aming hahati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang tatakapatid.